Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Sisihan na ba ang nagaganap sa kupunan ng Denver Nuggets dahil sa unexpected na sagot ni Nikola Jokic na main man ng Denver Nuggets sa isang interview? Tinalo ng Minnesota Timberwolves ang Denver sa score na 106-99. At si Anthony Edwards na binansagang the next Michael Jordan ay umiscore lang naman ng tumataginting na 43 points para sa Minnesota Timberwolves. Retrieved by Edwards. Gordon is at him. Shot clock at 7. He'll dance. Great cutover. And a shot. Good! What a play! Ayon kay Karl Anthony Towns na part ng Big 3 ng Minnesota Timberwolves, malaki daw ang papuri sa kanilang tatlo ni Anthony Edwards sa kanya at kay Rudy Gobert. Pero ang hindi daw napapansin ng mga fans ay solido ang kanilang lineup, hindi daw Big 3 ang meron sila kundi Big 15. Umiscore din naman si Karl Anthony Towns ng 20 points at ang laking tulong ng kanilang restback sa katauhan ni Mike Conley na umiscore ng 14 points at syempre sa 6th man of the year na si Nasri na nag-ambag ng 16 points sa second half lang yan mga Pabs ha. Samantalang si Jaden McDaniels naman kahit hindi ito nakascore, nakakuha naman ito ng tumataginting na 8 rebounds katulad ni Rudy Gobert na 6 points lamang pero 13 rebounds ang nakuha kontra kay Nikola Jokic. Mga ropa, balansing-balansi talaga ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. May scorer sa katauhan ni Anthony Edwards. Isama mo pa dyan si Karl Anthony Towns sa kanyang scoring ability din. At sa defense at rebounding naman sa katauhan ni Rudy Gobert at kay Mike Conley naman sa leadership. At syempre ang rest back ng Minnesota Timberwolves, katauhan ni 6th man of the year Naz Reid, kay Jaden McDaniels at kay Mr. Slowmo Kyle Anderson. Nang matanong nga itong si Nikola Jokic sa solusyon kung paano matatalo ng Denver Nuggets ang Minnesota, ay ito lang ang kanyang nasabi. Kailangan daw magkaroon ng isang duplicate na sarili niya para makasabay sa lakas at bilis ng Minnesota Timberwolves. Anong ibig sabihin nito mga ropa? Kahit pabirumang sabihin yan ni Nikola Jokic, isa lang ang implikasyon niyan para sa kanyang mga teammates. Lumalabas na parang sinisisi niya at wala siyang tiwala sa kanyang mga kampi katulad ni Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon at KCP. Binuhat ni Nikola Jokic ang Denver kanina in terms of scoring. Umiscore si Nikola Jokic ng 32 points with 9 assists at 8 rebounds. Halos triple-double ang performance ni Nikola Jokic kanina sa Game 1. Samantalang nakatulong naman niya sa scoring si MPJ with 20 points at nag-ambag ng 6 rebounds, samantalang si Jamal Murray naman ay tahimik sa first half ng laban kanina dahil hindi ito nakascore. Butit nakabawi naman ito sa second half at umiscore ng 17 points at nagdagdag pa ng 4 assists. Tanging silang tatlo lamang ang naka-double digit para sa kupunan ng Denver Nuggets dahil si Aaron Gordon ay umiscore lamang ng 9 points. Kayo mga ropa, what are your thoughts patungkol sa sinabi ni Nikola Jokic na kailangan daw magkaroon pa ng isang Nikola Jokic na clone para matalo nila ang Minnesota Timberwolves? Comment kayo dyan sa baba mga ropa, magkwentuhan tayo.